guys, ang video for today is magbe-bake tayo ng banana cake na request ng asawa ko. So dahil kailangan kong madaliin, bumili na lang ako ng instant baking mix. So ito, meron din akong banana, tatlong pirasong banana. So kaysa itapon ko, so ito na lang din ang ginamit ko. Minash ko lang yan, tapos ayan, pag medyo durog na durog na siya, nilagay ko na yung mix, instant mix powder. Ayan guys, nilagay ko na yung isang pack ng instant baking powder. So ang binili ko is vanilla flavor lang, kaya mas masarap siya pag may banana. Ayan, mix ko lang siya. And then naglagay ako ng tatlong itlog. So pagkalagay ko ng itlog, minix ko lang uli hanggang sa magkasama-sama sila. Ayan, mix lang ng mix. And then ayan guys, i-mix lang ng i-mix hanggang sa, ayan nga, magsama-sama. And then pagkatapos nyan, kung sa tingin mo okay na, ayan, maglalagay na ako ng milk. Actually water yung nakalagay sa box, pero ang inilagay ko milk para mas malasa at saka mas soft yung kalalabasan ng cake. So ayan, minix ko lang ulit yung milk sa butter. Then pagkatapos nyan, ginamit ako na ng pang mix talaga para mas pino yung texture niya. And then pagka-mix ko, nilagyan ko siya ng canola oil. So dahil wala tayong vegetable oil, canola oil yung nilagay ko. And then minix ko lang ulit hanggang sa tingin ko is soft na yung texture niya. And then after that, nilagyan ko din ng cinnamon powder. Konti lang naman din guys, para lang may lasa siya. Kasi yun ang paborito ng asawa ko, banana cake na may cinnamon. So every time na magluluto ako, hindi ako kumakain, siya lang talaga. Lalo na kung may cinnamon at banana cake. So ayan, halo lang ang halo hanggang sa maging smooth na yung texture niya. So guys, after that, ilalagay ko na siya sa aluminum foil. So bali tatlong aluminum foil lang yung nagawa ko, dalawang medium size at saka isang small. Actually kasha siya sa isang baking pan, pero dahil mas okay yung maliliit lang. Pagka-transfer ko sa aluminum foil, i-bake ko na siya for 20 minutes. And then if sa tingin ko hindi pa siya okay, nagdadagdag ako ng 10 minutes more. So hindi ko na siya naipakita sa video na ito. Pero after niya maluto, so cool down, and then inilalagay ko sa ref para medyo maging moist dahil ang cake. After that, saka pakakainin ng asawa. So ayun lang guys. Thank you for watching my video. Please like and subscribe to my channel for more updates. Thank you, bye! Thank you.